Kung kayo po ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos i-click nyo na rin po yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis ka lang ma-notify sa mga latest video. Viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. What's up mga TV Natics! Welcome back to my channel, and for our today's video ay pag-uusapan nga po natin ngayon yung pinost ni Mayor Vico last time sa kanyang Facebook account na kung ikaw daw po ay wala sa master list ng Pamaskong Handog sa pamimigay ng Pasig-Sap, maaari po kayong magpalista sa ugnayan sa Pasig. Uulitin ko po, kung wala po ang pangalan ninyo sa master list ng Pamaskong Handog sa pamimigay ng Pasig-Sap, ay maaari po kayong tumawag sa ugnayan sa Pasig. Okay? Pero bago nga ulit tayo magpatuloy, magsishoutout muna ulit tayo sa mga subscribers natin na yung iba po ay OFW pa. Okay. Una natin i-shoutout si Edna Suba. Okay. Shoutout din po kay Chody Escalia. Shoutout din kay Ma'am Nicole Gabriel. Shoutout din po kay Zach Abinal Jr. Shoutout din po kay Ameline Alozada. Okay! Ngayon nga, ang pag-uusapan natin nga, yung tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, is yung pinost po ni Mayor Vico. Narito, babasahin ulit natin yung mensahe na gusto niyang iparating mo sa bawat Pasigueño. Ayan po siya. Okay. May mga nagtatanong, bakit may listahan kung nagbabahay-bahay naman? Ang sagot po doon ni Mayor Vico, kung walang listahan, magkakagulo po tayo. Hindi po biro ang layunin nating mabigyan ang bawat isa sa mahigit 260,000 na pamilyang Pasigueño ng tag 8,000 pesos. Ito po yung sinasabi ko doon sa previous vlog ko. Ito siya, oh. Diba? Ako, katulad po nung sinabi ko noon, sabi ko sa sarili, sabi ko sa inyo, in my own opinion, okay sa akin yung may guidelines na pamimigay. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi naman to parang candy o hindi naman to parang lollipop na iaabot mo lang to bahay-bahay. Kaya po gumawa ng guidelines is para maayos po, para magkaroon tayo ng legal process, ng legal na proseso at malaman natin kung sino yung mga taong karapat dapat nabigyan na hindi po tayo magkakamali. Diba tulad ng sinasabi din natin, inalis na natin yung mga nasa mga nabigyan sa 40s, inalis na natin yung mga nabigyan sa DSWD, yung mga nabigyan sa DOLE, yung mga nabigyan sa SSS, inalis na yon. Para malaman natin kung sino pa yung mga pamilyang hindi pa nabibigyan. Okay? And then ang sabi din po ni Mayor Vico, kailangan planado at hindi bara-bara ang pag-iikot. Pinagbabasihan namin ang listahan na nanggaling sa Pamaskong Handog. Mula rito ay tatanggalin namin ang mga nakatanggap na sa National SAP at iba pang di-kwalipikado. Base dito, may master list tayo na ginagamit ng mga team leader natin na parang mapa. So syempre, may mga team leader nga po na naglilibot sa bawat bahay-bahay. Okay? Yun po ang dapat na tinatanong nyo kung kayo po ay nakalista doon sa master list o kung nakalista po ang inyong pamilya sa master list. But wait! There's more! May sinabi pa po ang ating Mayor Vico, alam kong hindi perpekto ang listahan ng Pamaskong Handog. Sa tansya namin ay may 1 or 2% na wala sa master list. Kaya kung kayo po ay permanenteng residente ng Pasig at wala po ang pamilya ninyo sa master list, uulitin ko po, kung kayo ay permanenteng residente ng Pasig at wala po ang pamilya nyo dito sa master list, magpalista lamang sa ugnayan sa Pasig para sa second batch o tumawag sa 8643-1111. Uulitin ko po, kung ang pamilya nyo ay wala po sa master list o kung even kayo, wala po kayo sa master list at feeling nyo naman ay qualified kayo, pwede daw po kayo magpalista sa ugnayan sa Pasig. Tumawag lamang sa numero 8643-1111 local 550 mula Lunes hanggang Biyernes o mag-PM sa Facebook page ng ugnayan sa Pasig. Nauunawaan niyo naman po ang mensahe ni Mayor Vico, no? Kung kayo po ay hindi nakalista o wala po sa master list ang inyong pangalan o even ang inyong pamilya, tumawag po kayo sa ugnayan sa Pasig at sabihin niyo po doon ang inyong concern. Maliwanag po ba yon? Kagaya po ng sinasabi natin, itong guidelines na to is para maibigay po na sa tamang proseso, sa legal process, yung ating ginagawa dito. Hindi po ito basta ibibigay na lang, narinig lang po natin, nabibigyan lahat, akala naman po natin is parang
iaabot lang sa'yo ng ganon. Hindi po ganon yon. Sana po sumunod po tayo sa batas, sumunod po tayo sa kung ano po ang inuutos nila. Kasi para malaman natin, yung tamang proseso, di ba? Okay, ngayon naman, ang pag-usapan naman natin, siguro dahil nag-post na po ang ating Mayor Vico, so syempre nagkaroon na ng go signal ang ugnayan sa Pasig. Pag-uusapan din naman natin ngayon yung pinost po ng ugnayan sa Pasig para mas malaman nyo rin ang iba pang mga detalye, okay? Ito po ang sabi ng ugnayan sa Pasig Facebook page. Ayan, babasahin din po ulit natin at ipapaliwanag po ulit natin sa inyo ng paunti-unti para naman mas unawaan nyo po ang lahat ng mga sinasabi natin dito, okay? Para hindi rin nagkakaroon ng fake news, iwas kaguluhan, di ba? Ang hirap kasi sa atin dito sa... Ang hirap kasi sa atin, ipinost muna, hindi nila yan babasahin. Okay, kaya ginagawan po natin ng reaction, binibigyan po natin ng explanation para po mas maunawaan ng bawat Pasigueño dahil na especially yung mga medyo malabo yung mata sa pagbabasa. So ito po, pag narinig naman po nila siguro tong explanation ko, mas maunawaan po at mas maganda din kung marinig nyo nga po itong explanation at mabasa nyo po, i-spread nyo din sa iba, ikalat nyo po yung balita para naman mas malaman din nila kung ano yung proseso na dapat nilang malaman. So babasahin nga po natin yung ipinost po ng ugnayan sa Pasig. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kalunsod ng Pasig. Nag-anunsyo na po ang ating Mayor Vico na dito po sa amin sa ugnayan, pwedeng magpalista para sa Pasig sa kung kayo po ay hindi nakasama sa master list. Uulitin ko doon yung quote na sinabi nila. Pwede po kayong magpalista para sa Pasig SAP kung kayo po ay hindi nakasama sa master list. Maliwanag po, kung kayo ay hindi nakasama sa master list, maaari po kayong magpalista. Malalaman po ninyo kung kayo ay hindi nakasama sa master list kung dumating na po dyan sa inyong barangay ang mga namamahagi ng SAP. So, uulitin ko po yan. Malalaman nyo lang po na kayo ay hindi nakasama sa master list kung pumunta na po sa inyo ang mga distribution team ng Pasig SAP. So, hindi po totoo na meron pong mga tao na naglilista dyan na sa ang sinasabi. Ito kasi yung usual na narinig ko dun sa mga tao na nag-mini-message na ako, pa ako personally, mini-message po ako sa personal account ko, tapos nag-message po dun sa Facebook page ko, via KerTV. Ang sinasabi ng iba, sir, may nag-iikot kasi dito ng mga tauhan ng barangay o tauhan ng ganito tapos hinihingi po yung pangalan namin. Uulitin po namin sa inyo na hindi po tauhan ng barangay ang naglilibot sa bawat bahay-bahay na namimigay ng Pasig SAP. Ang naglilibot po ay distribution team na galing po sa Pasig City Hall. Wala pong barangay officials na naglilibot po doon para kunin po ang inyong mga pangalan. At malinaw pa sa sikat ng araw na ang sinabi ng ni Mayor Vico ay tatawag kayo sa ugnayan sa Pasig o kaya naman magme-message kayo sa ugnayan sa Pasig Facebook page. So maliwanag, wala pong naglilibot dyan. Okay? Ang mga distribution team po ay magmumula sa Pasig City Hall. Meron po yung OPS, meron din kasamang mga police. Okay? Yung mga barangay officials, sumasama lang yon kasi tinatanong lang sila kung sino yung mga kabarangay nila pero hindi po sila naglilibot para ilista po yung pangalan nyo. Maliwanag? So dito po, pagpatuloy natin ang pagbabasa at pag-explain po sa inyo para at least mas maunawaan po talaga, malalaman po ninyo na kayo ay hindi nakasama sa master list kung dumating na po dyan sa inyong barangay ang mga namamahagi ng Pasig SAP, which is yun nga po in-explain ko kanina, at wala ang pangalan ninyo sa listahan. Kaya antayin po ninyo ang schedule ng barangay ninyo bago po kayo mag-request ng registration sa amin para malaman natin kung kayo ay nandun o wala sa master list. Uulitin po natin, iintayin nyo po yung schedule ng inyong barangay. May mga nagtatanong din sa amin dito, sana po kasi ipinopost nyo yung master list nung pamaskong handog o sana po pinopost nyo po yung schedule ng pamamahagi nyo ng Pasig SAP. Ito yung sagot natin dyan. In my own opinion ulit ha, sa pag-iisip ko lang to ha, paano nila ipopost kung nasa na yung namimigay ng Pasig SAP? House to house po silang namimigay. Tapos yung pagador o yung mismong tao, hawak niya. Hawak nila, bit-bit nila yung pera. Alam niyo naman yung mga tao ngayon eh. Diba? Kaya hindi pinopost yun. Kamukha nito, ipopost na. Halimbawa, ipopost natin yung listahan. Listahan ng schedule ng barangay. Tapos ipinost na. Kapag ipinost na, di malalaman nyo ng lahat. Tapos magkakagulo na naman yung ibang barangay dyan.
Tapos mati-TV na naman kayo, magkaka-entry na naman kayo dyan. Tapos mababalita kayo sa TV, tapos pag nabalita kayo sa TV, magtuturoan na naman kayo. Yun ang iniiwasan natin, yung pagpo-post pa nga lang po ng master list ng DSWD, ang dami-dami nang nag-aaway. Eh, paano po pag pinost pa tong ugnayan sa Pasig, diba? Kaya pakiintay nyo na lamang po ang mga distribution team dyan sa inyong barangay dahil tiyak naman na pupuntahan kayo dyan. Katulad din ng sinasabi natin, kung wala po sa, alimbawa, yung may mga nagsasabi din ng mga tao na nilalagpasan kami, hindi kami pinupuntahan. Kahit nagalit kayo agad, diba? Ang ina-explain natin dyan, kung dito sa first page na to, wala dun yung pangalan nyo, diba? Eh di malay nyo nandun sa second page yung inyong pangalan. Tsaka usually, ang listahan ng mga namimigay o ng distribution team is alphabetical po yun. So paano nyo po masasabi na itong letter A na apelido nyo is kasunod lang din at ang apelido nyo is letter E, diba? Eh hindi naman kayo magkasunod ng bahay, diba? So alam naman po ng mga distribution team kung sino yung bibigyan nila, kaya dapat pakiintay nyo lang po sila dyan sa bahay po ninyo. Huwag po kayong magkagulo. Okay? O, proceed po tayo sa pagbabasa natin. Hindi po natatapos ang bigayan sa barangay ng isang araw lamang, kaya magtiyaga po sana tayong magintay. Kaya po sa mga nagkakalat ng fake news dyan na keso ganito, keso ganyan, hindi kami binibigyan, namimili lang po sila. Wala pong pinipili. Lahat nga po ay bibigyan. Kasama nga, gulo ka usap. Kakasabi ko lang lahat nga kasama eh. Iba naman mamuti buhok ko dito. Kakasabi lang lahat kasama. Kaya po binigyan din kayo ng ano eh, ng chance. Binigyan din po kayo ng pagkakataon na kung wala po kayo sa listahan, pwede po kayong magpalista. Kasi nga diba, marami kasi tayong mga Pasigenyo na nagbigayan ng pamaskong handog noong 2019 December is may mga pasok, kaya din siguro hindi sila nakapag-fill up ng form. Ngayon po, kung feeling mo naman sa sarili mo ay nakapag-fill up ka po ng form at nakapagsulat ka doon sa isang form na binigay po ng pamaskong handog team, eh, i-consider mo na yung sarili mo na mabibigyan ka po nitong Pasig Sa. Pero kung hindi ka naman napalagay na kung ikaw ay nabigyan ng form o nakapagsulat sa form, tumawag ka po ngayon sa ugnayan sa Pasig para ma-verify mo yung pangalan mo kung ikaw ba ay kasama sa master list nila o wala. O kaya naman, pag dumating na po yung nga po, yung mag-distribution team sa inyong barangay, tanongin nyo rin kung nandun sa pangalan, yung pangalan nyo sa master list. Ngayon, kung wala naman po dun, huwag po kayong nang-aaway ng distribution team. Huwag nyo silang aawayin kasi ito yung tanong natin dyan eh. Kapag pumunta ba sa inyong, pag pumunta ba yung distribution team sa inyong bahay, have you ever asked them kung kumusta na sila? Kung kumain po ba sila o kung nakainuman lang ba sila ng tubig? Nabigyan nyo man lamang po ba sila ng tubig? Di ba hindi? Kaya dapat huwag nyo pong inaaway yung distribution team. Kung wala po yung pangalan nyo dun sa master list, pwede nyo po yung tanongin sa kanila ng mahinahon in a polite way. Kung wala po dun yung pangalan and then saka po kayo gumawa ng action, tumawag po kayo sa ugnayan ng Pasig. May mga tao pong nakatalaga doon at i-accommodate po nila yung tawag nyo. O kaya naman, directly mag-message po kayo via PM, hindi po sa comment section ng ugnayan sa Pasig. Mag-PM po kayo sa kanila at sasagutin po nila yung mga tanong nyo. Maliwanag! And then, para po sa ikaayos ng ating proseso, hinihiling po namin ang inyong kooperasyon at pangunawa. Uulitin, hinihiling po nila ang inyong kooperasyon at pangunawa. Lalong-lalo na sa may mga pangunawa at nakakaunawa. Tulad po ng sinabi ni Mayor, kung kayo po ay magpapalista dahil wala ang inyong pangalan sa kasalukuyang listahan, mangyari lamang po na kayo po ay mag-message ng direkta sa amin at ibigay ang mga sumusunod. Ngayon, ito po yung mga requirements na kailangan yung ibigay sa kanila kung kayo po talaga ay totoong wala sa master list ng Pasig Supplemental. Okay, ito po. Number one, complete name. So, syempre, pag tumawag kayo doon, sasabihin nyo po ito sa kanila. Complete name. Number two, complete address. So, kung saan po kayo nakatira nung mga panahon, kung saan kayo nakatira ngayon. Pero may instances kasi na nabigyan kayo ng Pasig SAP, kunwari, na nung time na namigay ng Pasig SAP, nandito po kayo sa Santolan. Tapos, ngayon po ay nakatira na kayo sa Manggahan. So, kung tatawag kayo sa ugnayan sa Pasig, sabihin nyo po yung current address nyo ngayon at yung address nyo nung time na nabigyan kayo ng pamaskong handog para po mas malinaw din po sa kanila at wala pong nagkakalituhan. Number 3,
ibibigay niyo po ang inyong telephone number o cellphone number. Number 4, yung civil status po ninyo, kung kayo po ay single, kung kayo po ay married. Okay? Number 5, nakatanggap po ba kayo ng pamaskong handog? So, syempre, tatanungin din sa inyo yon, nakatanggap po ba kayo ng pamaskong handog? So, ang isasagot niyo po, it's either yes or no. Yes, kung kayo ay nakatanggap ng pamaskong handog. No, kung hindi naman po nakatanggap ng pamaskong handog. Number 6, nakatanggap po ba kayo ng ayuda mula sa DSWD 4-piece SSS o Dole? So, napakalinaw lamang po yun na kung kayo po ay nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD sa 4-piece SSS o Dole. Ngayon, ang isasagot nyo lang naman dyan is yes or no. So, kung nakatanggap kayo, then say yes. Kung hindi naman po nakatanggap, then say no. Okay? Number 8, paki-post din po ang litrato ng inyong valid ID. So, syempre, kapag ka tumawag po kayo sa kanila, sasabihin po nila sa inyo, so, kontakin nyo po kami dito sa Facebook page po namin, mag-message po kayo doon, tapos, isend nyo po ang inyong valid ID. So, maliwanag po, kung ito po ay virtual ha, kung kayo po ay tatawag lamang at mag-message sa kanila, pero, kung kayo daw po ay pupunta ng personal sa opisina ng Ugnayan sa Pasig, which is sa second floor po yun ng Pasig City Hall, magdala po kayo ng photocopy ng valid ID. Inuulit ko po, photocopy ng inyong valid ID. Any other valid ID, basta may mukha po ninyo na wala kayong kaso, yun po ang dalhin ninyo. Okay? Then, inuulit po namin na direct message po at hindi po pwede na sa comment box kayo mag-comment ng inyong mga personal information na hinihingi po nila o kaya ay magsadya ng personal sa kanilang opisina. And then, muli inaasahan po nila ang inyong lubos na kooperasyon at pangunawa. Ayan, so narinig po natin ang sinabi po ng ito, ng message po ni Mayor Vico at ang message rin naman po ng Ugnayan sa Pasig. So sa ating mga Pasigueño po dyan, sana po nauunawaan niyo po itong mensahe na ipinapaabot po sa inyo. Pinost na po nila itong dalawa. Ngayon ako po as a Pasig vlogger, ibinibigay ko po ang direktiba, parang nagbibigay po ako sa inyo ng explanation, ine-explain po natin itong mga bagay na to para hindi po kayo nalilito at mas nauunawaan nyo po yung mga mensahe na ipinaparating po sa inyo para hindi din po kayo nagkakagulo dyan sa inyo. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung kayo po ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos i-click nyo na rin po yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis ka lang manotify sa mga latest videos ko. See you all next time dito lang sa Kurt TV! Bye-bye!